Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay dalawang aspeto ng paglago. Minsan marami pong iniisip o naramdaman na para bagang hindi kayo lumalago sa inyong buhay spiritual. O kung lumalago man, parang pakiramdam nyo ay napakabagal ng inyong paglago. Marami po ang kupurito ang sinabi po ni Pablo sa Pilipos 2:12, sabi niya poroon, Pilipos 2:12-13, sabi niya poroon, na kaya nga mga minamahal ko, kung paanong inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pinginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya po rito at tindahan mo na unang-una na meron tayong malaking bahagi po sa ating paglago. Kaya nga po sa verse 12, sabi po roon, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. O sa English po, work out your salvation with fear and trembling. Hindi po sinabi po rin na work for your salvation, kundi work out your salvation. Atin pong ipakita, atin pong ipahayag ating pagkaligtas sa magitan ng gawain para sa paglago. Panalangin, pagbasa ng Biblia, pagdalo sa panambahan, pag-isa at pag-ibig sa kapatiran, paglilingkod at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tayo kumilos mga minamahal upang tayo lumago sa ating buhay spiritual. Kung maminahal sa pagganap ng mga bagay na ito, dapat tayong umasa at umipende sa Diyos lamang. Dahil po ayon sa verse 13, siya ang gumagawa sa atin maging sa pagnanasa at sa paggawa. O maminahal tayo po ay nag-aasik, nagidilig, ngunit ang Diyos po ang nagpapalago. Kung maminahal, huwag tayong maging tamad. Tayo po'y gumawa, magsipag, upang tayo po'y sumulong at lumago sa ating buhay spiritual. Ngunit, gumawa tayo at magsipag na may buong pag-asa, pagsandal, at pagtibende sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos na kikilos gagawa sa ating buhay. Maraming salamat.